Yo, what's up mga ka-gadget? Welcome to my channel. And kung kayo ay bago sa aking channel, napadaan sa aking video, please click subscribe and click notification bell, no? Bago ko simulan itong ating bagong video tutorial about sa iPhone 5 bypass iCloud. So, tara na. Ano pang inaantay natin? Gawin na natin to. So, ito po ang problem ng unit ng iPhone 5. Itong iCloud niya, nakalimutan niya na hindi niya na magamit. Ang gusto niya lang magamit yung unit kahit hindi gumagana yung SIM card. So, kumbaga parang iTouch na lang. So, idinulog sa akin to ng aking customer. So, baka raw magawan ko ng paraan. So, yun mga ka-gadget, ang gagamitin natin dito is MacBook. And ito syempre, itong unit na iPhone 5 na may iCloud. And yung tool ni Apple Tech 752 na version 6.1. So ang gagawin natin dito mga ka-gadget, seselect lang tayo ng model iPhone 5, then start. Then pag-click nyo po, may lalabas na ganito. So syempre, enter nyo muna yung DFU mode para ma-pound siya. Kailangan kasi ma-pound natin, kumbaga ma-jailbreak tong unit na to para ma-bypass natin. And sa pagpa-pound, kaya natin kailangan i-pound to para mag-run dito yung RAM disk, kumbaga yung jailbreaking niya. So, ayan, okay na. Then click natin tong enter pound DFU. So, your model is pound DFU mode. So, ibig sabihin, naka-ano na siya. Nakalagay rito, go ahead and load a RAM disk. So, okay. Then, select muna tayo ng alternative. Then, after alternative, load natin. So, bunutin natin yung USB. Count tayo ng 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Then, nakapagbilang na tayo. Then, continue. So, antay na lang natin na mag-run. So, ayan, nagra-run na yung pinaka-RAM disk ng unit. So, click natin yung OK. Dito, huwag kayong malilito mga ka-gadget. Kasi baka masanay kayo katulad sa iPad mini or sa iPhone 4S, bigla nyo itong matrigger. Magahang logo na lang yung unit. So, uulit kayo ulit sa simula. So, done. Then, after done, punta kayo dito sa relay, device info. Then, click yes. Got it. Then, mount. So dito magpa-pop up siya na magsasabi na yung ano nyo raw ay naka-mount na sa mount 1 on your device. Then, okay nyo lang siya. Then after nyo ma-okay, install pre-activate. So pag install nyo ng pre-activate, continue nyo lang, magre-restart yung unit. So after restarting ang unit, matagal po yan mag-logo. So, waiting tayo ng mga ilang minuto after siya mag-okay talaga. Lumabas yung pinaka-activation niya. So, bago nyo simulan yan, kailangan i-connect nyo muna sa Wi-Fi itong unit. So ayan, nabuhay na no mga ka-gadget, and connected na siya sa Wi-Fi. So ang gagawin natin dito mga ka-gadget is click natin tong attempt to activate on Mac. Then after nyan, Wi-Fi on, let's go. Yun lang yung i-click natin. So maglo-loading siya, antayin nyo lang siya. And pag sa unang attempt nyo hindi siya gumana, ulitin nyo lang po ulit. This nasty device iDevice activation error. So ulitin nyo lang siya hanggang sa makuha nyo po yung pagbabypass.
natin ha. Wait muna natin. And then hindi niya kasi ma-recognize yung wifi nito. Kita niyo, activate na. So ito na mga ka-gadget na nagtuloy-tuloy na, nagpa-activate na yung ating iPhone 5. So nalagpasan na natin yung activation niya ng iCloud. So isi-set up na lang natin siya ng new phone. Bakit? Hi. Uy. So ayan mga gadget, nagawa na natin tong bypass iCloud ng iPhone 5. So hanggang dito na lang, sana'y nasundan nyo at natutunan nyo kung paano gumawa nito. So hanggang dito na lang, peace out.